Ano ang krusada? Ang krusada ay isang ekspedisyong militar na inilunsad ng Kristiyanong Europeo dahil sa panawagan ni Pope Urban II noong 1095. Ito ay isang banal na labanan ng mga relihiyosong Europeo laban sa mga Turkong Muslim na sumakop sa banal na pook sa Jerusalem. Mula Jerusalem balak sa lakayin ng mga Turkong Muslim ang Imperyong Byzantine, kaya humingi ng tulong ang emperador ng Byzantine sa Papa sa Rome, lalo pa at sa pagsalakay na ito ay mapalaganap ang relihiyong Islam. Sa panawagan ni Papa Urban, hinimok niya ang mga kabalyero na maging krusador. At pinangako niya ang mga ito na papatawarin sila sa kanilang mga kasalanan, kalayaan sa mga pagkautang, at kalayaang pumili ng fief mula sa lupa na kanilang masakop. Ang unang krusada ay binuo ng mga 3,000 kabalyero at 12,000 na mandirigma sa pamumuno ng prinsipe at mga Pranses na nabibilang sa nobility. Matagumpay na nabawi ng pangkat na ito ang Jerusalem noong 1099 at nagtatag sila ng estadong krusador malapit sa Mediterranean. Sa pagsalakay nila sa Jerusalem, maraming Muslim ang napatay, pati na ang mga Hudyo at Kristiyano. Nanatili sila ng mga 50 taon sa Jerusalem, ngunit sinalakay din sila ng mga Muslim. Ang ikalawang krusada. Sa paghihikayat ni St. Bernard ng Clairvaux, sinamahan siya ni Haring Louis VII ng France at Emperor Conrad III ng Germany. Maraming balakid na naranasan ang pangkat na ito sa pagpunta sa silangan, at ang pinakatagumpay nila ay ang pagsakop ng Damascus. Sila ay hindi pa man nakalayo sa pinanggalingang Europe, ay nalunod na si Frederick at si Philip naman ay bumalik sa France dahil nag-away sila ni Richard. Nagpatuloy si Richard hanggang sa nagkasagupaan sila ni Saladin, ang pinuno ng mga Turko. Sa kahuli-hulihan nagkasundo silang itigil ang labanan. Sa loob ng 3 taon ang mga Kristiyano ay malayang nakapaglakbay sa Jerusalem. Binigyan pa sila ng maliit na lupain malapit sa baybayin. Ang krusada ng mga bata noong 1212. Isang 12 taong gulang na French na ang pangalan ay Stephen of Cloyes na naniwala na siya ay tinawag ni Kristo na mamuno ng krusada. 1,000 mga bata ang sumunod sa kanya, ngunit karamihan sa kanila ay nagkasakit, nasawi sa karagatan, at ang iba ay ipinagbenta bilang alipin sa Alexandria. Ikaapat na krusada. Ang ikaapat na krusada na inulunsad noong 1202 ay naging isang iskandalo. Ang mga krusador ay ibinuyo ng mga mangangalakal ng Venetra na Kristiyanong bayan ng Zara. Nagalit ang Papa sa ginawa nilang ito, kaya sila ay idineklarang excommunicado. Nagpatuloy sa pangdarambong ang mga krusador, hanggang sa Constantinople kung saan nagtayo sila ng sariling pamahalaan. Noong 1261 sila ay napatalsik sa Constantinople, at naibalik ang Imperyong Byzantine. Ang huling kuta ng mga Kristiyano sa Arse ay napasa kamay ng mga Muslim, at ito ay naging simula ng paghina ng krusada. Iba pang krusada. Nagkaroon ng iba pang krusada noong 1219, 1224, 1228, ngunit lahat ng mga ito ay naging bigo sa pagbawi muli sa Holy Land. Sa kabuuan ng mga krusada ay pawang bigo, maliban sa una na nahawakan nila ang Jerusalem sa loob ng 100 taon. At pagkatapos nito ay nanambalik na naman sa kamay ng mga Turkong Muslim ang lupain.